taxation, karapatan ng senior citizens at iba pang katanungan. Ipaliliwanag ito ni Attorney Mark Tolentino dito sa palatuntunang Talk to My Lawyer. At ngayon, narito ang abogado at maestrado. Isang magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat at welcome po sa inyong Saturday program na Talk to My Lawyer. Ayan. All smiles kami dito dahil may good news na hatid si attorney. Ano ba yan? Adi, ikaw na magsabi. Okay, ayan. So, nitong mga nakalipas na buwan, makaraan ho nating umere noong January 11, 2014. Yun yung first airing natin, partner, yeah. Diba? So, more than 1 year na po tayo. Yes, more than 1 year na. At nakita naman natin noon, after several months before our first airing, nagre-rating na yung program natin. Yes, mga isang first pa lang na, first day or second episode, parang okay na. Oo, doon sa 7 to 7.30 po na time slot, nakuha natin, partner, is 88%. Tama. So, malaking bagay na yon, di ba? Para tumaas yung sa bagong programa. Sa bagong programa na ganito. Oo. So, ngayon po, gusto ko namin i-share ni Attorney Mark sa inyo na ang inyong palatuntunan, Talk to My Lawyer, ay isa po sa mga nominado para po sa KBP o kapisana ng broadcasters ng mga Pilipinas. Yes. Ano yung ating category, partner? Yung Best Public Affairs Program. Yes. 23rd Golden Dove Award. Ayan. So, very thankful tayo dahil nga sabi natin, partner, yung maging nominado pa lang is... It's more than enough. Yes. It's more than enough. Lalo na yung magiging kasama natin sa naging nominees, mga iba sila eh. Mga bigatin. Bigatin. Okay. Tayo, bigatin lang in size. yung mga bigatin, uh-oh, yung mga kalaban natin. But actually, hindi sila kalaban. It means, parang na-level up na tayo. Yes. Parang we are the same with them. Na dati, hinangaan natin sila. Ngayon, ka-level na tayo because sa ating mga listeners. Tama yan, partner. No, sabi nga ho namin ni attorney, hindi naman natin yan mararating, partner, kung hindi rin naman dahil sa mga listeners natin. Oh, tama po yan. 10 na mga bumubuo dito sa ating estasyon kasi sabi nga natin, hindi lang naman yan isa lang na tagumpay or step, kundi pati yung DWWW774 as a whole. Oh, tama. Diba? So we work as a team. Kaya, ayun po, no, nominado tayo. Pero this coming Tuesday, partner, ang awarding ceremony. At siguro sabayin na rin natin ng pag-apela for prayers. Yes, ba? Prayers for sa them. Na sana, I'm sure, I think itong pagiging nominee natin is enough na eh. But kung manalo, plus factor na yan. Yes, bonus so, na yan. Tama. Lalo na yung mga naging kasama natin na naging nominado, first, mga idol ko sila sa broadcasting. Hindi pa ako pinanganak, nandiyan na sila. So, sa akin, it's more than enough na. Yes. So kahapon nga ako ka-text ko si attorney, sabi niya, nung tinext ko siya, sabi niya, ano ba ibig sabihin nito? Kumbaga talagang running out of words, no, to describe the feeling, diba? So, thank you po. Ayan. At liban sa atin, partner, nakasama din yung ating Sunday program, yung kaunlaran sa agrikultura para po sa category na... Best Science and Technology Program. Mm-hmm. Yan po ay sa pangunguna ng ating mga anchors, sina Miss Nina Manzanares Agu at si Ka Tony Rola. Ayan. So, we also would like to express our support, no, sa kanilang palatuntunan. Okay. Sige. So much for that. Ayan. Kasi sabi nga, what's the better way to start the morning or the day? Diba? Busugin na natin sila ng impormasyon. Yes. Kasi yung nakakaiba sa program natin, yung ibang program, they more on opinions, influencing public opinion. Sa atin naman, we will give the public information. Yes, free. Information na sa iba kasi, opinion. Sa atin, information. Mm-hmm. Alright, so ito na, partner. Simulan natin yung mga nabinbin na katanungan noong nakaraang Sabado si Irene ng Nueva Ecija. Sabi niya rito, good morning po, Attorney Mark and Miss Jackie. Ano po ba ang dapat gawin sa mga groceries or department stores na hindi nagbibigay ng sukling barya? Halimbawa, 25 cents or above. At yung iba naman po, candy
yung pinapanukli. Totoo yan, partner. Yes, totoo yan. Actually, parang kagabi nga kasi namili ako, aba, dahil kulang ng piso, isang saging ang binigay sa akin. Actually, yung candy, yung saging, or ano man yan, they are not legal tenders. Kasi yung, for example, yung not legal tenders. Hindi naman sila currency ng Pilipinas. For example, you have candies worth 1 million pesos. Hindi naman pwede ibili yan ng sasakyan. Mm-hmm. So, hindi siya legal tender. Hindi yan currency ng Pilipinas. Yung, so, hindi pa pwede isukli yan. Okay? So, it means if isukli yan, actually, yung mga customers, kung pumapayag, walang problema yan. Kasi, okay, based on contract namin eh, kung pumapayag si customer na candy lang ibibigay, so, walang problema. But what if the customer demands for a right na change, kailangan ibigay yung change. Pag ayaw ibigay, that is already a legal ground to file a complaint with the Department of Trade and Industry. Sa DTI yan, that is in violation ng right ng isang customer. Aha. So, ibig sabihin, kapag nag-decline ng isang customer na, ayoko ng item na yan, gusto ko yung pere, yung bariya. Oh, pwede, walang problema. Okay. Sige po. Ask ko lang po sana kung saan po pwedeng pumunta ang uncle ko na mag-a-adopt ng anak niya. Foreigner po ang uncle ko. Ipapa-apelido po niya yung unang anak ng auntie ko sa kanya. Si Cher ng Tarlac. Unang anak ng auntie ko sa kanya. Ang ibig sabihin doon is yung uncle niya may anak na Pilipina. It means yung asawa hindi kasal. Di ba? Kaya ganun eh. Tama. It means yung bata is an illegitimate child. Ang sa atin kasi sa Pilipinas, with respect to legitimacy, we can adopt our own child. Okay. Okay? Ang purpose, bakit dapat natin i-adopt ang ating sariling anak? To make the child legitimate. To legitimate the child. Kasi with respect sa inheritance right, mas mataas ang right ng isang legitimate child sa isang illegitimate child. Pag in-adopt mo yung illegitimate child, yung karapatan ng isang legitimate child equivalent na o pareho na sa isang adopted child. So pwede mong i-adopt yun. Dalawang klaseng adoption sa Pilipinas. May tinatawag na domestic adoption. May tinatawag na inter-country adoption. Mas maganda yung domestic kasi mas simple ang procedure and kaysa inter-country adoption. Yung Domestic Adoption Act, like in this case, sarili niyang anak, so pwedeng mag-avail siya sa Domestic Adoption Act. Sa Domestic Adoption Act, kailangan mag-file ng kaso sa Philippine Court. Okay? Sa Family Court, kung saan nakatira ang bata, or so doon kayo mag-file. Okay? So pag mag-file ka ng kaso, of course, kailangan mo, may mga requirements doon eh. Kailangan ka pa ng dumaan ng psychologist. Kailangan kasi, if you want to adopt a child, you must be physically fit. You say physically fit, you must be healthy. So kailangan natin ng medical certificate that you are fit. Pangalawa, you must be psychologically fit. It means hindi ka buwang. It means fit yung utak mo. It means kaya mong alagaan ng bata. Pangatlo, you must be emotionally and morally fit. So, kailangan ka ng mga character reference ng sa church, ng iyong mga organization, that you are really fit as a person. Hindi ka immoral na tao, hindi ka unfit as emotionally and fit. And fourth, kailangan ka financially fit. Kasi ang purpose kasi ng adoption is not for your benefit. If you want to adopt a child, it is not for your benefit, it is for the benefit of the child. Dati kasi, ang adoption was designed under the law para bigbigyan ng mga mag-asawa na hindi magkaanak ng pagkakataon na magkaanak through legal fiction. Ngayon kasi iba na ang adoption under the modern times. Adoption is not for the benefit ng nag-a-adopt. Ang adoption is for the benefit ng mga bata. Alright. Okay. So, unahin dapat yung kapakanan ng mga bata. Tama po yan. Tama, di ba? Ito, partner. Next question natin. Sabi rito, gandang umaga po, attorney and Jackie. Kaso po, nagreklamo ka sa sabihin pa nung tindahan. Ah, okay, nabanggit na natin. Yung last episode kasi natin about no return, no exchange, partner. So, parang sinasabi doon, kapag nagre-reklamo ka doon sa item, atas binabalik mo, sasabihin nung tindera, eh, huwag ka dito magreklamo, sa barangay ka magreklamo. O, totoo naman yun. Ayan. So, nabanggitan ni attorney kung ano yung legal action na pwede niyong gawin. Si Ricardo Alabarca, o ang nag-text sa atin, sabi niya, yung pangalan niya na Ricardo Alabarca, yun yung gamit niya since elementary at lahat ng dokumento. Tapos ho, kinansel ng NSO. Kasi, double name daw. Pero nilakad na ito ng magulang ko sa korte.
rebate na kakuha ho ako sa NSO sa name na gamit ko ngayon. So, ano po bang gagawin kapag ganung, pwede ba yung partner, double name? Hindi po pwede yan. It means parang double registration. Mm-hmm. It means na registered siya sa dalawang pangalan. So, in that case, kailangan i-cancel yung isang birth certificate mo. Kasi isang tao, isa lang birth certificate. Mm-hmm. Hindi po pwede na isang tao, dalawang birth certificate. Same also, isang tao, dalawang marriage contract. Uh-huh. Okay lang yun kung isa lang asawa mo. Kung maraming asawa ka, hindi po pwede yan. Bigamous marriage yun. So, same din yan sa pangalan. Ang tao, isa lang pangalan. Hindi po pwede pa iba-iba ang pangalan. Kasi the name of a person affects public interest. Mm-hmm. It means, hindi kasi, yung pagbago ng pangalan, hindi karapatan mo yan. It is not your right, it is your privilege. And may mga grounds na pwede mong palitan ang pangalan mo. Mm-hmm. For example, ang pangalan mo, bastos pakinggan. Oo. Pangit pakinggan, pwede mm-hmm. mong palitan yon. But kung walang grounds, gusto mo lang palitan ang pangalan mo, kasi gusto mo, hindi po pwede yun. Okay. Except kung gusto mo ng alias-alias, pwede naman yung mga alias, but hindi, it is not for to commit a crime. Mm-hmm. Kung gusto mo lang ng alias-alias for kasi you are a movie star, you are a media personality, you are a stage personality, walang problema yan. But kung gamitin mo yung mga alias for to commit a crime, yun ang bawal. So in this case, hindi naman alias yan, dalawang pangalan niya, hindi pa pwedeng dalawang pangalan, isa lang dapat ang pangalan ng isang tao. Ayun, okay. So pwede mo bang i-side partner, ano yung mga instances na pwede mong, ayan, liban doon sa sinabi mo kapag bastos, medyo sounds like bastos yung pangalan mo, pwede mong palitan. Pwede mong palitan. Pero ano pa yung mga instances na pwedeng payagan ng korte na change of name? Yung change of name, for example, gusto mong palitan ang pangalan mo through, kasi in-adapt ka na. Mm-hmm. Change of name din eh. For example, ang in-adapt mo, yung pangalan niya, De La Cruz. Okay. Tapos ang nag-adapt, Santos. Pwede na palitan na Santos na kasi in-adapt na siya eh. Kasi adoption is on also, pwede isama yung change of name. Pwede yun. Pangalawa, pwedeng change of name kasi ang pangalan mo parang nakaya-kaya-kaya. May mga ganun eh. I cannot say kung mga example kasi kakahiyang eh. Okay. But may mga pangalan na ganun. May kaso ako pero hindi ko pwedeng sabihin ang apelido kasi bastos ang apelido niya. Okay. So, yun, bastos ang apelido niya. So, pwede niyang palitan. Ah, pwede yun. Okay, sige. Gusto ko nga sabihin pero hindi po pwede wag pala. Wag na. Oo, baka naman maka-KBP tayo. Sige, partner. Ayan, may 2 minutes pa naman. Ito, si Tess of Binyan, Laguna. Namatay na po, Mr. Ko, 2 years ago, fully paid na po yung lupa namin sa GSIS at pwede na daw hong makuha yung titulo. Hinulugan po namin yung mag-asawa na kami at co-maker, yung bienan kong babae na namatay na rin ho. Nasa abroad po kami noon kaya siyang naguhulog sa GSIS. Nasa name po ng mister ko, ano ho, inilipat na ho sa pangalan ko. Ano ho ba ang babayaran kong tax at binabayaran ko po yearly ang amilyar? So, anong dapat? So yung property, nabili nila yung property nung kasal na sila. Mm-hmm. It means that is a conjugal property yon. Pag conjugal property, 50% kay lalaki, 50% kay babae. Babae. Yun yan eh. Namatay na si lalaki. So, anong gagawin doon? Yung 50% is subject to estate tax. Mm-hmm. Kasi nga, may through inheritance yun eh. Kasi kasama yung sa 50% yung mga anak nila. Uh-huh. With respect to the 50%, with respect to the share ni lalaki, kasi namatay na si lalaki, so yung 50% nun, subject to estate tax, ililipat yan sa asawa and sa mga anak. Okay, so sige, unang round pa lamang ho yan ang pagsagot ng inyong mga katanungang legal. Babalikan pa natin yung ilan po sa mga nag-text noong nakaraang Sabado. Ayan, sasagutin niya ni Attorney Mark. Makalipas po ang ilang paalaala. Doon sa mga kababayan natin na gusto kong magpadala ng kanilang mga concerns, suggestions, legal inquiries, pwede ho kayo mag-text sa 0947-660-8633. Pakilagay po yung inyong name and location. Magbabalik po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. www.774 Vicky Morales po. Sabi ng daddy kong doktor, pagdating sa gamot, dapat laging tama. Tamang gamot, tamang dosage, tamang paggamit. Kaya ako, sa The Generics Pharmacy. Mabilis ang mga gamot, tamang-tama po para sa kalusugan nating lahat. Basta Generics, The Generics Pharmacy.
Ang resetang sigurado, may generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa'yo? Tandaan, basta generics at gamot pang maintenance, TGP, the Generics Pharmacy lamang. Nandito ang reseta ng doktor, now with over 1,700 branches nationwide to serve you. Si tatay kahit pagod, todo pa rin ang kayod, para kami maitaguyod. Kaya kami, kanyang mga anak, todo bigay din sa pag-aaral. Para balang araw, gagraduate kami. Para sa aming tatay na laging ganado, para guminhawa ang aming buhay. Para sa mga ganadong tatay, ang nakasanayang sarap at tapang ng Ginebra San Miguel. Basta may Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. Drink responsibly. Sali na sa Ginebra San Miguel Palit Selyo Promo. Mangolekta lamang ng 25 selyo ng Ginebra San Miguel para makakuha ng limited edition Barangay Ginebra San Miguel t-shirt at 15 selyo para makakuha ng cap. Ang promo ay bukas sa mga taga Metro Manila lamang. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0178, Series of 2015. Drink responsibly. WWW 774. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Ito pa, partner, yung mga katanungan. Sabi dito ni ating texter, si Philbert Flordelisa ng Barangay Holy Spirit. Ask ko lang po, naghati kami ng kapatid ko sa 44 square meters. Tag to 22 kami. Na bayaran na ho namin, kaya lang nakapangalan sa bayo ko. Pero may kasulatan kami na magkahati kami sa lupa. Matagal na ho naming bayad. Nang kinukuha ko na yung kalahati ng lupa ko, parang ayaw na hong ibigay nung bayo ko. So ano ang dapat kong gawin kasi nakapangalan po sa bayo ko? Baka kasi pagdating ng araw, sumbatan pa niya ako o ibenta niya. Okay. Yung properties, for example, pagkati-atian ninyo. Yeah. Okay. Ang tanong, kanino ba nakapangalan ang property? Kanino nakapangalan? Doon sa bayaw. Sa bayaw. Oo. Tapos? Silang magkapatid, nabili na nila. Binili nila, so they are co-owner. Mm-hmm. Co-owner si ate at saka si kuya, co-owner of the property. Mm-hmm. So pwede sila mag-agree na i-partition. So gagawa sila ng agreement. Okay, extrajudicial agreement with respect to partition ng property. Meron na, partner silang magkapatid. Pero itong si bayaw, though bayad na, mukhang ayaw na, hesitant nang ibigay sa kanila yung property. It means, so, paano yun? Kailangan kasi si Bayaw, kasi binenta nila yung binenta ni Bayaw yung property sa kanila, mm-hmm. kailangan nag-execute ng absolute deed of sale. Ang tanong, nag-execute ba? Or verbal lang yan? Mm-hmm. So, kailangan kasi pag mga properties na, lalo na pag lupa't bahay, kailangan it should be in writing para at least walang issue with respect sa ownership over the property. Mm-hmm. Mahirap talaga pag ganyan, partner, pag ganyan. No? Oo. Lalo na pag real property, kasi nakalagay sa batas, under the law and obligation and contracts, with respect to real properties, kailangan it should be in writing. Mm-hmm. With respect, lalo na pag bentahan ng properties. Otherwise, walang force and effect yan sa batas. Uh-huh. Okay. Ganun yan. Sige, salamat po. Ito, partner, meron tayong kababayan na nag-email sa atin. Email. At sabi niya, tatlo sila, partner, actually. Yung una, isa na siyang Japanese citizen, Filipino siya, naging Japanese citizen. Ngayon, nagpakasal siya noong 19 kopong-kopong sa kanyang Japanese wife. Okay. Dumating yung panahon, partner, na nauwi siya dito sa Pilipinas and then, para magbakasyon, nakatagpo siya ng isang Pilipina. So, lover boy pala to? Oo, lover boy. Tapos? Gusto na niya, partner, nag-decide na siya na mag-file ng annulment sa kanyang Japanese wife. So, ano ang para daw pakasalan yung Filipina. So, anong dapat gawin? Ang the best na gagawin niya, because he is already a Japanese citizen, di ba? Mas maganda, mag-file siya ng divorce sa Japan. Divorce, hindi annulment. Kasi ang divorce sa Japan, super bilis lang yan. Kasi ang marriage sa Japan, ang bilis like, parang simple contract lang yan eh. For example, nagpakasal ka 8 o'clock in the morning, 9 o'clock in the morning, pwede ka na mag-divorce. Ganyan kabilis doon. Then, permahal lang, tapos. So, ibig sabihin, partner, the moment na ma-secure lahat ng mga documents, pwede na niyang pakasalan yung Pinay agad-agad. Yes. Mm-hmm. Kasi, he's a Japanese citizen. So, therefore, he is covered under Japanese law. And Japanese law allows divorce. Ang gagawin nila, gagawa siya ng tinatawag na divorce. Mag-file sa ninyong divorce kung saan siya kinasal doon sa Japan. Ang tawag doon, Kosekitohon. Anong pangalan? Kosekitohon. Kose... Kitohon. Kosekitohon.
Okay? Okay. So, yung kosiketohon, okay? Yung kosiketohon, i-translate mo yun into English. Okay? Into English yan. Then, kung dito kayo kinasal sa Japan, sa Pilipinas, ng Japanese wife mo, ipa-registered mo yung kosiketohon mo na yan sa local civil registry ng Manila. Okay? Eh, what about kung doon sa Japan? Kung doon kayo kinasal sa Japan, hindi na kailangan. Lalo na pag hindi na-register dito sa Pilipinas, hindi na kailangan na ipa-register dyan sa LCR ng Manila. Ang gagawin nyo lang, kumuha ka ng, sa Philippine Embassy, Japanese Embassy dito sa Pilipinas. Okay? Kumuha ka dito sa Pilipinas, sa Japanese Embassy mo dito sa Pilipinas. I think nandyan yan sa Ross Boulevard. Kumuha ka ng Certificate of Capacity to enter into a contract of marriage. Kung may capacity ka to enter into a contract of marriage, pwede na kayo magpakasal ng asawa mong Pilipina, ng girlfriend mo na Pilipina. Walang problema yan kasi you are covered under Japanese law. Mm-hmm. Okay. Sige, ayan. So, malinaw yun, no? Huwag kalimutan, ha? Kosiketohon. Kapag dito pina-register or dito sila nagpakasal partner, they need to translate yung kosiketohon sa English. English, then ipa-registered sa local civil registry ng Manila. Okay, so, saan sila kinasal? De, sa LCR Manila. Kasi LCR sa batas kasi ng Pilipinas, any marriage outside the Philippines, pwede ipa-registered yan sa local civil registry ng Manila. So, kailangan doon mo din ipa-registered yung divorce mo. Okay. Ayan. Sige po. So, salamat po. Ito pa yung isa, partner. Ito naman, isa siyang OFW din. Ngayon, na-realize niya, partner, nung pag-uwi niya, buntis na yung asawa niya. So, eventually, umamin yung babae na hindi sa kanya yung pinag buntis. Dapat na hindi sa kanya. Hindi naman pwede sa email yan eh. Oh, yun na nga, hindi naman pwede online. Tapos? Ito ang masakla, partner. Kasi nga, being an OFW, syempre malaki kita. Yung sasakyan at bahay no, na naipundar nung lalaki ay nawawala na at nakita pa niya doon sa property na nabili niya, partner. Nandun na yung lalaking kinakasama ng kanyang misis. So, gusto niyang kasuhan, partner, yung misis niya dahil eto ka, pati yung anak nila dumating doon sa point na napabayaan. Okay. So, anong dapat gawin? Anong dapat gawin ni lalaki? Mm-mm. First thing na gagawin ni lalaki, mag-file siya ng complaint. Criminal case yan eh. Ang tawag doon is adultery. Okay? Ang adultery, hindi na ma-deny yan ni wife ng babae. Hindi na ma-deny yan kasi buntis siya eh. So, hindi ma-deny na may ginagawa siyang kalokohan. Okay? Lalo na pag pinanganak na yung bata is already an evidence na panuloko niya. Lalo na pag yung bata, of course, may birth certificate yan, and yung birth certificate, ang nakaperma, yung kalaguyo niya. Pasok yung tinatawag na adultery. Yun ay kahit hindi pa sinisilang yung bata. Tama ba, partner? Sinisilang ang bata or hindi, or nakalabas na yung bata, pasok ng adultery doon. Okay. Kasi in the very first place, paano babuntis ang asawa niya? Nandun siya sa ibang bansa. Hindi na nga pwede sa email yun eh. Di ba? Kailangan may physical contact yan. Yes. So it means, wala yan. So it means may iba. May ibang nakapasok. Correct. Okay? So in that case, pwedeng i-demanda ng adultery. Kasama yung kalaguyo. Okay? Yung paramour ni babae, pwedeng i-demanda niya ng adultery. And pangalawa na pwede niyang i-file, mag-file silang kaso ng annulment. Okay? Annulment. Annulment or legal separation, depende kung gusto niyang magpakasal uli, annulment. Kung gusto niyang kasal para sila ng babae, ayaw niyang pagkawalan, legal separation. And kasi ang legal separation, ang epekto nun, pwedeng mawala ang share ng conjugal property ni babae. Kung if the girl is the guilty spouse, mawala yung share niya sa conjugal properties. So, annulment. Annulment, kung gusto niya... Gusto niyang wala talaga makukuha. Annulment, kung gusto niya maging binata uli. Or, okay. Legal separation, kasal pa rin sila, pero hiwalay na sila. But ang epekto nun, with respect sa conjugal properties, with respect to the conjugal properties, yung guilty spouse, wala nang share. Saan doon? Lahat ng properties. Lahat ng properties. Hindi, meaning to say, doon sa annulment or legal separation? Both. Parehas. Both. Sa parehas yan, sa legal separation and annulment, ang property niya sa conjugal properties, if you are the guilty spouse, wala ka nang share sa conjugal properties. Especially na yung kumikita, yung lalaki na yung kumikita. Yes, Ikaw pa yung binubuhay, tapos ikaw pa yung
nangaliwa. Di ba? So in that case, grounds yan sa annulment or legal separation. Then, ang epekto nun, yung conjugal properties pwedeng mawala sa guilty spouse doon na buo sa sa innocent spouse. Okay. What about partner doon sa mga bata? Kanino ang custody? Kasi yung isa magsa-7 pa lang, tapos yung isa medyo malaki na, mga 10. Okay. Ang custody kasi ng bata, there is no res judicata in custody. Uh-huh. Ano ba ibig sabihin ng res judicata? It means there is no final decision ng court. Kahit na nanalo na si babae na ang bata sa kanya, hindi pa final yan. Pwede ka mag-file anytime ng bagong kaso. Walang final decision ang custody. Same also with support. Mm-hmm. So, kahit na may decision ng court, hindi final yan kasi hindi maging final ang custody at sa kasong support. Okay. Yun yan. Okay. Ang bata, pag below 7, kay nanay talaga yan. Pag 7 or more, pwede mag-decide kung kanino siya. Except, pag ang bata below 7, then ang mother is unfit. Mm-hmm. Pwedeng kunin yan, ibigay ni tatay. Mm-hmm. But yung issue about unfitness, kailangan i-prove yan. What about, halimbawa, partner? Wala, hindi, wala namang financial capability si nanay kasi nga plain housewife lang siya. So, sabi mo, pag below 7 ang bata, automatic ang custody sa mother. Except if the mother is unfit. Oo, but ang unfit kasi, very broad issue na eh. Yes. So, hindi, that ibig sabihin that you are mahirap, unfit ka na, hindi ganun. Mm-hmm. Kasi ang support, hindi lang financial support, kasama yung pagmamahal, kasama yung emotional, kasama yung psychological. It means, hindi ibig sabihin na you are poor, hindi ka na maging nanay. Or kahit mayaman ka, hindi ka magandang tatay or hindi ka perfect responsible tatay. Mm-hmm. Not because you are rich, you are a responsible tatay, and you are poor, you are an unfit mother. Hindi ganun. And the mere fact that you are an unfaithful wife, kasi itong kaso na ito, the wife is unfaithful. Yes. Not because the wife is unfaithful, hindi ibig sabihin na unfit siya na nanay. Kasi iba ang pagiging nanay, iba ang pagiging asawa. Aha. Ibang relationship yun eh. Ang relationship mo sa pagiging asawa, yung husband mo, yung wife mo. Mm-hmm. Ang relationship mo sa pagiging nanay o pagiging tatay, doon sa anak mo, ibang klaseng relationship yan. So, hindi ibig sabihin na unfaithful ang nanay sa kanyang asawa, hindi ibig sabihin na unfit siya as a mother. Mm-hmm. So, in this case, normally, ang yung batang 10 years old, pwede mag-decide kay nanay o kay tatay. Yung batang 7 years old, as a general rule, kay nanay yan, except if the mother is unfit. Mm-hmm. So, kailangan i-prove, nang nag-email sa atin ngayon, kailangan i-prove na yung nanay niya is unfit, which may help i-prove. Correct. Yun yan. Yan. So, thank you, Attorney, no? Yan, sana. Kasi, partner, narinig pa nung ating texter, nung OFW nating nakikinig na, aba, ang kanyang asawa ay balak daw lumapit sa women's welfare. So, kumbaga, asking or seeking help doon sa isang grupo ng mga kababaihan. Kasi nga, sa batas natin ng Pilipinas, ang babae, ang daming proteksyon, lalo na itong 9262. Ang sarap maging babae. Ang 9262, actually designed ito to protect the women and children. Uh-huh. Hindi ito i-design to abuse the rights ng women. So, yun ang problema natin sa Pilipinas kasi ang mga babae, may 9262, ang lalaki, walang ganyan. Mm-hmm. It means, kung inaabuso si babae, ang daming kaso. 9262, okay. Psychological abuse, emotional abuse, kulong doon, protection order, ang dami. But ang, kung ang lalaki ang niloko, ang lalaki ang inaabuso, isa lang ang kaso, adultery lang. Mm-hmm. So, yun ang dapat pag-aralan ng mga congressman natin at sa mga senador. Parang nagre-reklamo ko, attorney. Kasi sinasabi ko lang. Sinasabi mo lang. Okay. Na, may 9262 ang mga babae. Uh-huh. May protection. Psychological abuse, kung pinaiyak mo lang yung kahit hindi asawa, kahit girlfriend lang, may pasok na yung crimen. But pag ang lalaki ang pinaiyak mo, parang wala lang. Mm-hmm. Ang lalaki, ibig sabihin, walang puso. Parang ganun ang ibig sabihin ng batas natin eh. Uh-huh. Kasi ang batas natin is purely to protect women. But with respect to man, yung niloko ang lalaki, doon lang pasok yung adultery. Mm-hmm. Eh, yung adultery, ang penalty doon, hindi naman sobrang taas, six years lang. And 6 years, pwede ka mag-file ng probation. Wala ding kulong. Uh-huh. Unlike itong 9262, umabot ng 12 years. So, hindi apply ang probation, kulong ka talaga dun. Ayun, ayan. So, sana hindi narinig ng mga congressista natin si attorney. Okay, sige. So, mag-break po muli tayo para magbigay daan sa ilang mga paalaala at mga reminders, no, buhat sa ating himpilan.
At patuloy ho kami nag-aanyaya sa inyo na magpadala ng inyong mga komento at yung mga legal concerns po ninyo, no? 0947-660-8633. Magbabalik po ang palatuntunan. Talk to my lawyer. WWW-774. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Ah, Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Ah, dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Kumainments. 10 Kumainments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan, at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Kumainments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Si tatay kahit pagod, todo pa rin ang kayod para kami maitaguyod. Kaya kami, kanyang mga anak, todo bigay din sa pag-aaral. Para balang araw, gagraduate kami. Para sa aming tatay na laging ganado. Para guminhawa ang aming buhay. Para sa mga ganadong tatay, ang nakasanayang sarap at tapa ng Hinebra San Miguel. Basta may Hinebra San Miguel, ganado sa buhay. Drink responsibly. Sali na sa Hinebra San Miguel Palit Selyo Promo. Mangolekta lamang ng 25 selyo ng Ginebra San Miguel para makakuha ng limited edition Barangay Ginebra San Miguel t-shirt at 15 selyo para makakuha ng cap. Ang promo ay bukas sa mga taga Metro Manila lamang. Per DOH FDA CFRR permit number 0178 series of 2015. Drink responsibly. WWW 774. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Ito pa, partner. May email na naman ako. Email? Oo, tatlo ito eh. Medyo lumilevel na nga tayo. So, ito, partner. Sabi niya rito, may nagiinuman. Ngayon, yung isa inantok na. So, umuwi na sa bahay niya. Ngayon, itong naiwan na isang kainuman niya, ay nagtataka bakit siya iniwan. So, pumunta doon sa bahay nung unang lasing. Usapang tapos, lasing to, ah. Usapang lasing to, ah. Tapos? Tapos, di ginigising hanggang sa nakapasok na siya doon sa compound. And then, nagwawala na yung sumunod na lasing. Dahil iniwan nga siya, masama ang loob niya. Ngayon, yung mga kapitbahay ay, syempre, pinipigilan yung nanggugulo na makapasok pa talagang tuluyan doon sa bahay. Okay. So, makatuwid, yung isa partner na merong asawang tanod, tinawag yung kanyang asawang tanod para maging peacemaker doon sa sitwasyon. E nagkataon, makulit tong si lasing. Lasing number 2. Oh, si lasing number 2. So ang ginawa naging marahas partner eh. Hindi nakalagay dito kung sino ang bumunot, no. Pero parang ang tumatayo ang naging parang in a way suspect na nagsaksak doon sa tagiliran ng lasing ay yung barangay tanod. Okay, pero hindi pa ho yun malinaw kasi walang nabanggit dito. So, nagkaroon kasi ng komosyon eh. So it means yung barangay tanod sinaksak. Oo, yung lasing. Lasing. Oo, pero meron din daw tama. So, natusok 2 to 4 centimeters sa tagiliran yung lasing number 2. Na ospital, tapos makalipas ng ilang araw, nagdemanda yung nakasaksak sa kanya. Okay? Pati na daw yung sumunod na tanod at pati na yung anak ng tanod kasi hinawakan daw siya ng mga ito. Ang pinagtataka daw niya, kung hinawakan ng maraming tao yung sinasabi nilang nasaksak, ang nasaksak si number 2? Na-hospital ang Sing, tapos makalipas ang dinimanda niya daw. Ah, okay. Yung nagdemanda partner, sila Sing. Number 2. Oo, number 2. Oo, wala na yung number 1. Okay, dinimanda so, si Tanod. Si Tanod, kasi nga meron siyang 2 to 4 centimeters na tusok sa kanyang tagiliran. So, yung kaso partner, naakyat na raw sa RTC. Pero, ang tanong niya, ano ba ang dapat nilang gawin no sa sitwasyong ito? Kasi pare-pareho po yung kwento nila kahit po pagbaliktarin nyo yung tanong sa kanila. Iisa lang yung statements ng mga na-involve no, doon sa kaso. Ang nag-email sa atin, yung lasing number 2. Actually, concerned citizen, okay. Partner. Oo. So, humihingi daw ho ng areglo yung lasing, 100,000 pesos. Mm-hmm. Wala naman ho ang trabaho yung dinemanda. So, paano siya mabibigyan?
And who ang dapat gawin nung dinemanda, yung tanod? Yung dinemanda, actually, yung 100,000 na areglo, depende sa depende ni nagdemanda yun eh. Mm-hmm. So kung hindi nila kaya, ilaban na lang nila. Anyway, pwede naman nilang sabihin that they are just protecting them themselves. So mm-hmm. self-defense or they are just in the performance of their duty as a barangay tanod, pwede nilang sabihin yun as a defense. Mm-hmm. Okay, lalo na na tinatawag sila and they have the duty to keep the peace and order of the barangay. So pwede nilang sabihin yan. But of course, pahaba-habang usapan pa yan. Kasi, in criminal case, ang prosecution, si sinaksak, siya yung magiging witness. Mm-hmm. Ang abogado niya, si piskal. So, sila muna mag-present ng evidence. Ang haba nun, ang daming ebidensya yun. Yung nagdemanda, partner. Nagdemanda, sila muna. Mm-hmm. Ang nagdemanda, hindi na siya complainant pag naakyat na sa court. Mm-hmm. Ang tawag sa kanya, private witness. Private witness. Witness na lang siya ng government. Mm-hmm. Hindi na siya complainant. Yung complainant, doon pa lang yan sa fiscal stage. Mm-hmm. Pag nakaakyat na sa court, hindi na siya complainant. Ang tawag sa kanya, witness na lang siya ng government natin. Okay. So it means, after ng mag-present ng evidence yung prosecution, dun pa lang si defense mag-present ng evidence. So ang haba pa ng usapan dun. Mm-hmm. Hopefully, they will be prepared physically, psychologically, emotionally, and financially. Mm-hmm. Kasi ang haba pa ng usapan, of course, they have to hire a lawyer for that. Lalo na na may mga appearance, may mm-hmm. ang dami pang usapan dun. So, prepared na kayo sa mga ganyang scenario. Mm-hmm. Kung okay lang sa inyo, di tuloy niyo. Tuloy niyo. Anyway, pwede niyo sabihin na self-defense, pwede niyo sabihin na in the performance of your duty, mm-hmm. so dami niyong pwede niyong gawang rason. Anyway, so that is a good say, defense. So meaning to say, partner, kung sino yung biktima, siya pa, or di ba, yung lasing, no, in this instance, mm-hmm. siya pa yung may responsibility na mag-present ng mga ebidensya. Yes, kasi ang accused, mm-hmm. silang ma-accused, they presume innocent. Mm-hmm. Yung barangay tanod, kahit na siya yung, sabihin natin, nagsaksak in the performance of his duty, kasi, dinipensa rin yung sarili niya, siya ang presume innocent. Okay. Yung nagreklamo, siya ang mag-present ng evidence na yung akusado, totoong gumawa ng krimen. That's why nga, mm-hmm. if you file a case, ang tawag sa mga, they're just accused. They're just suspect. Hindi sila criminals. Yes. Pag convicted na, doon, criminal na yun. Mm-hmm. Kasi convicted na eh. Nag-appeal na lang siya eh. Pag hindi pa, suspect pa lang. Mm-hmm. Okay, ayan. Salamat po. Ito na, partner, yung mga nag-text sa atin ngayong araw. Ako po ay isang senior citizen, 83 years old. Binigyan ako ng 200 square meters. Tapos yung deed of donation, sabi nung may-ari sa kanya, o may-ari, sa kanya pa daw yung lupa. Pwede ba niyang makuha or bawiin yun? Tapos na yung kaso? Ganun lang? Okay. Ang donation. Dalawang klase ang donation. Mm-hmm. Una, absolute. Ang pangalawa, conditional. So, anong pagkakaiba ng absolute and conditional donation? Mm-hmm. Yung absolute, pag ibibigay sa'yo yung deed of donation, pinirmahan sa'yo, bibigay sa'yo niya, sa'yo na yan lupa. Okay. And hindi na pwedeng bawiin yun. Pag conditional, sa'yo ng lupa, basta gawin mo ang mga kondisyon. For example, may isang, this is an actual case, okay? For example, yung isang mayaman, nag-donate ng isang lupa mm-hmm. sa isang school, sa isang paaralan. Okay. Subject to the condition that within 15 years, kailangan nilang i-develop ng isang school, maglagay ng gym, maglagay ng building for educational purposes. Pag hindi nila nagawa ang obligation nila, within 15 years, pwedeng bawiin. Yun ang tinatawag na conditional. In this case, we do not know kung ano ang binigay ni matanda, ni senior citizen. Ano ba yung binigay? Absolute donation ba? Or tinatawag na conditional donation? Yung nag-text sa atin, kung may condition, kailangan niyang sundin ang condition. Mm-hmm. Kung hindi niya magawa yung condition, wala tayong magagawa. Kung hindi, pwedeng bawiin ang donation. Okay. Pero kung wala, absolute, hindi na pwedeng bawiin yun. Hindi na pwede. So, dapat basahin niya yung anong nakalagay sa deed of donation. Deed of donation. Doon i-categorize niya kung ano ba talaga yun. Hmm. Okay. So, ito. Galing sa ating texter, sabi niya rito, ano po ang karapatan ng isang batang 15-year-old na nabuntis ng sakristan? 15 lang yung babae.
Nakarating ho sa hukuman o hukuman ng kaso at makukulong ang lalaki at nangakong magbibigay ng sustento at pag-aarali ng bata paglaki nito. Nagkasundo ho sila ng abogado at asawa ng may kaso na tutuparin niya yung napag-usapan. Ang problema, inatake si lalaki nang may dumating na sabina at natigok. Yun lang. Natigok. Dapat po ba ang asawa ni lalaki ang magsustento dahil patay na yung nakabuntis? Sa kwestan. So it means bata pa to or may asawa na eh? Oo, may asawa na. Partner eh. So siguro sabihin na natin nasa early 20s. Okay. Ang kaso na yan, actually, may criminal case yan. Ito ang tinatawag na Republic, yung about child abuse law. 7610 yata yun ang nakalagay. So when you say child abuse law, bawal ka makipagtalik sa isang minor. Otherwise, kahit na pumapayag yung minor, kahit na siya pa ang nanuyo sa'yo, babae man o lalaki, nanuyo sa'yo, pasok pa rin ang child abuse law. Basta minor. So bawal ka makipag ganun pag minor. In fact, kahit, basta below 12, rape yun eh. Alam mo ba pag ang nakipagtalik ka sa below 12 years old, kahit na yun ang nanuyo sa'yo, pasok ang rape. Oh. Rape yun. Mm. Okay. Statutory rape. Walang piyansa. Walang piyansa. Okay. Rape yun. Okay. I think that yun ang kaso ng isang congressman, di ba? Ang defense niya, hindi niya alam na 12 years old. But actually, hindi yan depensa. Alam mo hindi, basta 12 years, below 12 years old ang bata, 11 years old, pababa, pasok ang rape. In this case, 15. Oo. So it means hindi na pasok ang rape. But pwede yan ang child abuse. So doon pasok ang child abuse. So pwedeng madimanda criminally. But in this case, paano maging criminally? Na, patay na yung inakusan eh. Oo. Ang kaso kasi, pag ang accused na matay na, tapos ang criminal case. Kasi paano mo ikulong ang isang tao? Patay na eh. Eh ito, partner, sa instance niya, kasi nabuntis, partner, di ba? Ang sabi, pwede ba yung asawa nung nakabuntis sa kanya ang magbigay daw ng sustento? Pwede ba yun? So in this case, ang isang tao, pag patay na isang tao, sa isang pag dinimanda ka, patay ka na, tapos na ang criminal liability. Okay. But ang civil liability, buhay pa. Mm. Okay. So, sino ang mag-comply ng civil liability ng isang akusado? Yung kanyang mga properties. Kung may properties, hindi ang asawa. Oo. Oo naman yun. Hindi ang asawa. Assuming kung may properties, pwedeng ibenta yung properties, may share yung sa support. Pero kung walang properties, wala na talaga. Pwede din si asawa. Ayan, may mga properties. Niloko pa nga siya. Siya pa yung may liability. Yun na nga, di ba? Hindi ganun. Parang yung panukalang batas din, partner, kung saan kapag daw naging pasaway ang mga anak, ang magulang, ang magiging liable. Pwede ganun. Diba? Kasi may obligation ang magulang. Pero this... Sa mga bata. Mm-mm. Pero ang asawa, yung wife, walang obligation sa kalokohan ni ng husband. Ng kanyang asawa. Hay, nako. So, ito, partner, may nagtatanong ka agad, si 5327. Pwede bang magtanong kay Attorney Mark Tolentino? Saan po dapat puntahan? Salamat po. Okay, pakihintay na lang. Ayan, mamaya po, bago matapos yung ating himpilan, ay enumerate ni Attorney yung mga ayan, contact details na pwede nyo siyang tawagan. Pero kung gusto niyo on-air, si Miss Jackie ang kausapin niyo. Oo, text lang po kayo. At iayos po natin, 0947-660-8633. Ayan, mas maganda kung i-text nyo lahat ng detalye. Oh, tama yan. Diba? Para mas madali sa yung makasagot. But kung gusto niyo personal, sa akin kayo tatawag. Mm-hmm. But kung gusto niyo na on-air, si Miss Jackie ang kasapin. Oh. At saka no need partner na pumunta pa dito sa Hintilan. Hindi na dito. Oo. Kasi I only stay here for 1.5 hours. After this, may iba kong mga appointments. Oo. So, pag gusto niyo, tatawag lang kayo sa number na ibibigay natin. Mm-mm. Ayan, okay. So, sige, partner, may isa pa namang minuto bago po tayo mag-station break. Ito, si Ron Imperial ng Kabuyaw, hiwalay ang anak ko sa asawa niya at may isa silang anak. Nag-asawa ng foreigner ang manugang kong babae. So, ibig sabihin ng anak niya lalaki. Ay lalaki. Gusto ng foreigner na adopt pa rin ang apo ko at palitan na ang family name niya ngayon para daw humadala siya sa abroad without the consent of my son. 11 years old na ho yung apo ko na babae. Ask ko lang ho, pwede bang gawin na palitan ng surname ng apo ko? Ano ang pwedeng gawin? Bawal yun. Bawal. In the very first place, hindi pa pwedeng pakasalan ni foreigner yung manugang mo kasi kasal pa sila ng anak mo. Mm-hmm. Di ba kasal sila? Yes. So it means, kailangan mo na mag-file ng annulment.
i-anal mo na yung kasal ni anak mo at saka yung manugang mo mm-hmm. bago makapasok si foreigner. Habang wala pa, hindi ipapwede. Kung assuming na-anal na yung kasal ng anak mo at saka yung manugang mo, mm-mm. si foreigner, pwede nang pakasalan niya ang manugang mo. Okay. Pagpakasal na, pwede niyang i-adopt si bata. Mm-hmm. In one condition, kailangan pumapayag si tatay. Ay, hiwalay na nga eh. Baka... Kahit na. Kasi oh, ang hiwalay, ang, ang kasal lang ang sinira. Okay. Hindi ang pagiging tatay. Tama. Assuming annulled na kayo, mm-hmm. yung kasal lang ang ipina-annulled. Hindi ang pagiging tatay mo. Ang pagiging tatay mo for life yun, hindi pwede ma-annulled yung pagiging tatay. Mm-hmm. Very clear yun sa batas. So it means, kahit na hiwalay kayo ng asawa mo, na-annulled na kayo, mm-hmm. tatay ka pa rin ng kaniyang mga anak. Nanay ka pa rin ng kaniyang mga anak. Hindi mawawala yan buong buhay mo. Mm-hmm. So at the end of the day, kay tatay ang huling halaka. Okay, sige partner. Tayo ho mag-i-station break at sa ating pagbabalik, isa hong mainit-init na isyo ang ating pag-uusapan at ito ho ay may kinalaman sa balikbayan. So pag-uusapan natin about yung batas tungkol sa mga balikbayan. Mm-hmm. Okay, so dyan lamang ho kayo, wag bibitiw, magbabalik po ang palatuntunan, Talk to My Lawyer. www.774 Ang kampiyon ng 10 commandments. Mangmoy, caller sa line 1. Hello, Mangmoy. Pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 'yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon o higit pa para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang labo. Baka nasisira na ang macula ng mata. Lalong lumalabo. Ang tawag dyan, macular degeneration, ang pagkasira ng macula sa retina. Para maiwasan ang kondisyong yan, kailangan ng lutein. Lutein na nasa Optin. Ang Optin ay nakakatulong na mapangalagaan ang ating mga mata. Kaya ako, araw-araw umiinom ng Optin. Ito po si Isa Calzado, nagpapaliwanag para sa kalusugan ng mata. Optin, klaro yan! No approved therapeutic claim. Si tatay kahit pagod, todo pa rin ang kayod. Para kami maitaguyod. Kaya kami, kanyang mga anak, todo bigay din sa pag-aaral. Para balang araw, gagraduate kami. Para sa aming tatay na laging ganado. Para guminhawa ang aming buhay. Para sa mga ganadong tatay, ang nakasanayang sarap at tapang ng Ginebra San Miguel. Basta may Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. Drink responsibly. Sali na sa Ginebra San Miguel Palit Selyo Promo. Mangolekta lamang ng 25 selyo ng Ginebra San Miguel para makakuha ng limited edition Barangay Ginebra San Miguel t-shirt at 15 selyo para makakuha ng cap. Ang promo ay bukas sa mga taga Metro Manila lamang. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0178, Series of 2015. Drink responsibly. www.774 At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Okay, balikbayan law. So, pag ba sinabing balikbayan, yan ba lang yung OFW o Overseas Filipino Workers? Or yung lahat ng bumabalik sa Pilipinas, balikbayan ba? Oo, kasi balikbayan. Ayan, lahat ba ng Pilipino lang? Kailangan natin alamin kung sino yung mga balikbayan kasi may mga privileges and benefits na nakalagay po sa batas kung sa mga balikbayan. But that's why we need to enumerate or explain or define ano ba itong, sino ba itong mga balikbayan. Mm-hmm. Una, yung isang balikbayan, yung isang Filipino citizen living continuously outside the Philippines. Okay? Isang Pilipino na nakatira sa ibang bansa continuously for a period of 1 year. Okay? Mm-hmm. From the time of last departure ng Pilipinas. So, pag ikaw isang Pilipino, you stayed outside the Philippines continuously for 1 year, isa kang balikbayan. Ibig sabihin, kapag 6 months lang... Ah, hindi ka balikbayan. Okay. Okay, pangalawa. Nagbabakasyon ka lang. Okay. Pangalawa, you are an OFW. Pag OFW ka, kahit 6 months ka, 2 buwan ka lang doon, 3 buwan, you are a balikbayan. Kasi OFW ka. Mm-hmm. Pangatlo, you are a Filipino citizen, but you are naturalized in a foreign country.
and hold foreign passport. Ulit nga, partner, you are Filipino citizen, Filipino citizen ka before. Okay. Then pumunta ka sa ibang bansa, nagpa-naturalize ka doon, then naging naging citizen ka doon. Halimbawa, ako ay isang Filipina, nagpunta ako ng Japan, naging Japanese citizen ako. Oh, in that case, you are a balikbayan. Naturalized. Okay? Kasi you are a Filipino, Filipino citizen before, then naging naturalized ka. Mm-hmm. It means itong tatlo na mga na sinasabi natin, ito lang ang mga balikbayan. And may mga benefits kasi ang mga balikbayan na kailangan natin malaman. So ano yung mga benefits ng isang balikbayan, yung sinasabi nating tatlo na mga balikbayan? Okay. Una, travel tax exemption. Kasi kung pumunta ka ng ibang bansa, may travel tax. Mahal ha? May depende yan sa ticket na binibili mo. Okay. May travel tax exemption. Mm-hmm. Pangalawa, visa-free entry sa Pilipinas for 1 year. Oh. So, for example, if you are a Filipino citizen, naging naturalized ka, visa-free ka, hindi ka magbabayad ng visa dito sa Pilipinas. Kahit na you are already a Japanese citizen, you are an American citizen, kasi dating Pilipino ka, pwede kang pupunta dito sa Pilipinas, visa-free ka. So, hindi ka na kailan ng period of 1 year. So, wala kang babayarang visa. Okay. Pangatlo, may tinatawag na duty-free shopping privilege. Duty-free. Okay. So, privilege. Ang extension doon, hanggang $2,000. $1,000 as balikbayan, $1,000 as arriving passenger. So, pwede ka mag-shopping sa duty-free up to $2,000 na walang duty tax, walang taxes. Okay? But kailangan, mag-shopping ka within 2 days from your arrival. Kapag lumampas na doon, hindi na duty na free yun. Okay? Kaya yung iba partner na OFW natin or yung mga kababayan natin, diba, the moment na nag-step in na sila sa airport, shopping agad. Okay, ganun yan. So, shopping is done within 2 days upon arrival. Mm-hmm. Okay? And it shall be availed only once a year. Once a year lang. And kailangan ang bumibili si balikbayan mismo. Personally, hindi pa pwedeng iutos niya. Pero kahit yung items binibili niya, hindi for her, for his or her personal consumption. Oo. Kahit na sa para sa mga pamilya niya. Para mga pasalubong. Mm-mm. But kailangan siya mismo ang bibili. Bumili. But pwede itong mga balikbayan privileges, pwede itong i-extend sa kanyang pamilya. Yung mga sinasabi natin. Oh. So yung mga pamilya niya pwedeng bibili. Okay. Sino ang pwedeng bibili na i-avail niya itong mga benefits ng isang balikbayan? Yung mga legitimate members of the family. Yung asawa at saka yung anak. Mm-hmm. Kailangan legitimate wife ha. Hindi po pwede yung girlfriend lang. Legitimate members of the family. Okay? But kailangan kasama traveling with the Filipino citizen. Ibig sabihin, hindi siya po pwedeng i-present kung ako ay asawa nung isang balikbayan. Eh, wala naman si balikbayan doon. Tapos, bibili na lang ako doon sa duty-free. Eh, hindi po pwede yon. Dapat kasama ko si Mr. Hindi. Ganon. Ang ibig sabihin, kasama galing sa ibang bansa papuntang Pilipinas. So, it means, pagpunta dito sa Pilipinas, kasama yung balikbayan na sinasabi ko. Yun nga. So, kahit na pagpunta niya sa duty-free, hindi na kasama si balikbayan, walang problema yan. So, pwede yan. Mm-hmm. Kahit na hawak niya Filipino passport or foreign passport, basta legitimate member of the family ng isang balikbayan na kasama ni balikbayan pa uwi ng Pilipinas, pwede i-avail yung mga duty-free privileges. Mm-hmm. Okay, ayan. So, na-define natin, partner, kung sino yung mga balikbayan. So, at saka yung mga benefits na pwedeng i-enjoy ng mga balikbayan kasama yung kanilang pamilya. So, ano bang dapat gawin para naman makuha yung mga benepisyong nabanggit mo? Okay. Pag ikaw ay isang dating Filipino citizen, okay, you are qualified Filipino, but you are a former Filipino citizen, kailangan i-present mo yung old passport mo. Old passport. Kasi proof yan, ikaw ay isang Filipino citizen. Or yung Philippine birth certificate mo. Kung wala ka nun, kahit na yung decree of naturalization ay nakalagay doon that you are a former Filipino citizen. So, kailangan may proof ka that you are a former Filipino citizen. Mm-hmm. And pangalawa, kung Filipino citizen ka man, kailangan ipakita mo sa passport mo. Kailangan dala mo yung passport mo proving that you are living continuously outside of the Philippines for
at least 1 year. Mm-hmm. Kailangan ipakita mo yon, proving the qualified ka sa sinasabi kong mga balikbayan. Aha. Pag you are a member of the family naman, kailangan ipakita mo na yung birth certificate mo, marriage contract mo kung asawa ka, mm-hmm, na you are a legitimate member of the family ng isang balikbayan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, partner, yung mga nagli-live-in, hindi po pwede hindi yun. Sila oo, kasama or nabibilang doon sa mga pwedeng mag-avail. Okay, so travel tax naman tayo, partner. Ano ba yan? Itong travel tax, pag, for example, alis ka na ibang bansa, magbabayad ka ng travel tax. Ayan, for example, nagbakasyon ka sa Hong Kong, punta ka ng Singapore, magbabayad ka ng, pipila ka doon sa airport, may bayad na travel tax. Yes. Okay, ano ba itong travel tax? Depende sa ticket mo. Ang travel tax, 2,700 pag yung ticket mo, first class passage ka. Mm-hmm. Pag economy, 1,620. Okay? So, every time na umalis ka sa ibang bansa, lalabas ka ng Pilipinas, magbabayad ka ng 2,700 pag first class passenger ka or 1,620 pag economy class passenger ka. But sino itong mga Pilipino na pwede mag-avail, liable for travel tax? Una, Filipino citizen. Mm-hmm. Like tayo, kung alis sila ibang bansa, pupunta tayo sa Japan, pupunta tayo sa Hong Kong, pupunta tayo sa Singapore, or sa US, Filipino citizen tayo, magbabayad tayo ng travel tax. Mm-hmm. Or permanent resident alien. May mga permanent resident alien sa Pilipinas, dito na nag-retire. They are Japanese citizen, they are American citizen, but dito na sa Pilipinas, kung alis sila sa ibang bansa, kasi they are permanent resident alien, magbayad sila ng travel tax. Mm-hmm. Or kahit na non-resident alien but residing in the Philippines for more than 1 year. Okay, may mga foreigner dito sa Pilipinas na nag-reside for more than 1 year, magbabayad sila ng travel tax. Mm-hmm. But may mga exempted. Hindi lahat ng Pilipino exempt na magbabayad. Uh-huh. Una, yung mga overseas contract workers. Yung mga OFW, exempted sila. Okay. Pangalawa, Filipinos who are permanent residents overseas for less than 1 year. So yung mga permanent resident overseas. So hindi na magbabayad 'yon. Mga infant, yung below 2 years old. Mm-hmm. Yung mga Filipino foreign service personnel, yung nagwo-work sa mga embassy abroad. Wala nang bayad 'yon ng travel tax. Yung Philippine government employees on official travel. Kasi may mga kasama ko dati, I used to work with the government. Mm-hmm. Hindi nila dineclare that they are on official travel. Hindi na sila sabi na government employees pala sila. Mm-hmm. Kasi pag if you're government employees under the law, kailangan may clearance ka from your boss, from your supervisor. Superior. Kung wala, hold ka. ganun. So ang sabihin nila, I'm a private lawyer, but ang totoo, government lawyer sila. Okay. Okay. Kasi if you are a government employees on official travel, exempt ka sa travel tax. Or yung mga estudyante on scholarship, or personal on multinational companies, libre yun. Walang bayad ng travel tax. May mga foreigners din na libre. Yung mga UN employees, United Nations, yung mga crews sa international crews, yung foreign diplomatic representative, yung mga ambassadors, mga ganyan. So, libre sila sa travel tax. Mm-mm-mm. Yun pala, no, partner? Sabi mo, yung magiging liable ng travel tax, tayo, mga Filipino citizen, permanent resident alien, maging yung non-resident alien, but residing in the Philippines for more than 1 year. So, dun sa exemption naman, OFWs, Filipinos who are permanent resident overseas, yung mga baby or infant, Filipino working sa mga embahada natin abroad. Tama. Tapos, yung mga government official na merong official travel sa ibang bansa. So, yung iba nga, hindi nga dinedeclare. Mauta kayo, yung mga UN employees at marami pang iba. So, sige, partner. Kung gusto ko naman ma-exempt, no, doon sa duty and tax-free privileges, ano yung mga qualifications na dapat i-meet? Pero, sagutin mo yan, partner, sa ating pagbabalik. Magbibigay daan lamang ho tayo sa isang mahalagang balita at sa ilan pang
mga paalaala. Diyan lamang ho kayo, wag BBTU, magbabalik po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. www.774 Narito ang www.774 Balita sa oras na ito. Ang balita sa oras na ito ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Basta may Gin Kapitan, kayang-kaya. Try the new Gin Kapitan Light, now available in all leading supermarkets and sari-sari stores near you. Narito ang ating Foreign Exchange Rate Bulletin ngayong araw ng Sabado, April 25, 2015. Nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 44 pesos and 24 centavos. Narito naman po ang iba pang currencies. Japanese yen 37 centavos, UK pound 66 pesos and 69 centavos, Hong Kong dollar 5 pesos and 71 centavos, Singaporean dollar 33 pesos, Australian dollar 34 pesos and 44 centavos, Saudi Arabian rial 11 pesos and 81 centavos, at euro 47 pesos and 96 centavos. Yan po ang ating Foreign Exchange Rate Bulletin ngayong araw ng Sabado. Ang balita sa oras na ito ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Basta may Gin Kapitan, kayang-kaya. Try the new Gin Kapitan Light, now available in all leading supermarkets and sari-sari stores near you. Inyong napakinggan ang www.774 Balita sa oras na ito. Sa buhay may hirap at merong ding sarap, pero kayang-kaya mo yan, basta may sipag at sikap, kaya-kaya ang lahat. Basta may Gin Kapitan ka na swabe ang lasa, hamon kaya lagpasan, meron kang maaasahan. Kaya-kaya Gin Kapitan! Basta may Gin Kapitan, lahat ay kaya-kaya. Basta may Gin Kapitan, kaya-kaya. Drink moderately. Try the new Gin Kapitan Light, now available in all leading supermarkets and sari-sari stores near you. Ang mata ay may lutein at ito ay kailangan para sa normal at malinaw na paningin. Pero dahil sa masamang nakaugalian, kakulangan sa nutrisyon at pagtanda, nababawasan ang lutein at ito'y isang dahilan kung bakit lumalabo ang paningin. Para mapanatiling may sapat na lutein, makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Optin. Ang Optin ay lutein at iba pang natural extracts para sa kalusugan ng mata. So Optin Lutein Capsule, kitang-kita ang kalusugan. DWWW 774 News, commentaries, opinions, public service. The Total Entertainment Package. DWWW 774. Your ultimate AM radio. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat at kami po ang inyong mga kasama hanggang 7:30 po ng umaga. Yes, si Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jockey Maestrado. Pinag-uusapan natin, partner, yung balikbayan law at nandun na tayo sa usapin ng mga qualifications para maging exempted sa duty and tax-free privileges. Okay. Sa mga, ang mga person na exempted sa duty and tax-free privileges, yung mga returning resident dito sa Pilipinas, kailangan those who have uninterrupted stay abroad for 6 months. Diba sinabi ko yung mga balikbayan benefits 1 year. Mm-hmm. But itong duty and tax-free, 6 months ang lang ang kailangan. 6 months. 6 months. Pag you stay abroad for 6 months, pag umuwi ka ng Pilipinas, exempted ka sa duty and tax-free privileges. Mm-hmm. So may mga sa mga taxes. So hindi ka magbabayad doon if you... Kasi, di ba, pag punta mo dito, may dala ka mga pasalubong. Oh. I-check yan ng mga custom officials sa airport. Mm-hmm. Ipakita mo lang yung passport mo. For example, you will be charged of duty and tax sa mga dala mo mga gamit. Mga bit-bit okay. Mo. Mm-hmm. Pakita mo lang that you stay there for 6 months abroad, exempted ka na. Mm-hmm. Same also with yung mga OFW. But with respect sa former Filipino national, ayun na. Example, yung mga naging naturalized na abroad, yung mga nasa US, mga kababayan natin sa US, naging American citizen, umuwi sa Pilipinas, dala na yung mga perfume, yung mga chocolate mga na ang mahal, nakamahal. Uh-oh. Example, ma-avail nila itong mga duty and tax-free. Kailangan lang mag-settle sila dito sa Pilipinas
and permanently in the Philippines. Okay? Kailangan sila magstay sa Pilipinas for ng permanently dito sa Pilipinas. Sabihin mo na lang sa kanila, sabihin lang sa mga airport officials that they intend to stay here permanently in the Philippines. Okay? Oh, kumbaga dito na sila magre-retire. Oh, dito na. No coming back doon sa pinanggalingan nilang bansa. And kailangan nag-stay sila abroad for 6 months. Oh. Oh. Eh, di ba, partner, pwedeng maging sabihin na natin maabuso to, lalo na yung mga dating ang Filipino national. Kasi kung ganun lang pala kasimple, sasabihin mo without any proof. Tama, oh, tama. Eh, di ba, parang sasabihin ko lahat na ng mga Filipino, sabihin, I will settle this in the country for good. Oh, yes. Pero hindi naman. Oh, sabihin lang nila. Oh. Sabihin nila, but kailangan nag-stay sila abroad for 6 months. 6 months. Kung galing sila dito sa, for 1 month lang, 2 months lang sila doon, then nandito sila sa Pilipinas, eh, hindi nila ma-avail yun. Kailangan 6 months straight sila doon, then umuwi sila dito sa Pilipinas, and sabihin nila that they're staying here permanently or for good, ma-avail nila itong mga tinatawag na benefits. Anyway, itong benefits, hindi naman sobrang malaki. Kasi may limitation lang ang benefits. Hanggang 10,000 pesos lang. Pag more than 10,000 pesos, yung value ng goods, ha? Mm-hmm. Pag yung 10,000 pesos value of goods, exempted yan sa duty-free. Duty-free yan. So it means, wala kang mabayarang tax. Dala ka ng mga perfume, mga ganyan. I-declare mo lang na worth 10,000 yan, wala ka ng babayaran. Mm-hmm. But pag more than 10,000, may babayaran ka. Subject to 50% duty of the first 10%. O 10,000 pesos. So 50%. Ang laki. Oo, laki. Kasi for example, dito yung bag mo puno ng perfume. O kano yung perfume. Mm-hmm. Okay, i-declare mo, sabihin mo 10,000 pesos yun. Okay, sabihin mo 10,000 pesos. Of course, i-check naman yan ng mga airport officials. Uh-oh. Pag ma-check nila na worth 10,000, exempted ka. But more than 10,000, yung excess doon, may duty ka na babayaran mga taxes. Mm-hmm. Same also with OFW. Okay. So, eto partner, pumapayag ba ang Pilipinas sa dual citizenship? Ang dito sa Pilipinas, pumapayag ng dual citizenship. Uh-oh. Okay? So for example, you are a Filipino citizen, okay? Mm-hmm. Then yung nanay mo isang Hapon, o pwede ka mag-apply ng dual citizenship. Japanese citizen ka, you are also a Filipino citizen. Walang problema 'yan. But ang kailangan lang simply taking the prescribed oath of allegiance to the Philippines. Mag-take lang ka ng oath. Pupunta ka sa Philippine embassy, mag-take ka ng oath of allegiance that you are also a Filipino citizen. Kasi before kasi, for example, Filipino ka, pupunta ka sa Amerika, you want to apply an American citizen, pwede yan, but may condition. Kailangan mo i-reject ang allegiance mo sa yung pagiging Filipino citizen kasi before. Uh-huh. Kung magiging Filipino ka, kailangan i-reject mo yung allegiance mo sa other foreign countries. Meaning to say, partner, parang ibabasura mo na kung ano man yung pangangako na binigay mo. Oh, yan. For example, before, ha, dati, uh-oh, Filipino ka, naging American ka, gusto ka mag-apply ng Filipino. Uli, para maka-own ka ng mga property sa Pilipinas. So, mag-apply ka ng Filipino, subject to the condition, i-reject mo yung pagiging American citizen mo. Mm-hmm. Before yun. Mm-hmm. But ngayon, hindi na kailangan yun. It means, pwede ka maging American citizen, pwede ka maging Filipino citizen. Dual yun. Okay? Okay. But ang problema lang doon, pag yung foreign country mo, yung country of origin, yung foreign country mo, hindi mo mapayag. Oh, may ganun. Oh, may ganun. For example, if you are an American citizen, nag-apply ka ng Filipino citizen, walang problema sa US. Uh-oh. But yung ibang countries, mahigpit. May ibang countries mahigpit. It means, kung mag-apply ka ng dual ng Filipino citizen, ibig sabihin doon, ina-abandon mo na yung pagiging foreign citizen mo, yung pagiging citizen mo sa kanilang bansa. Mm-hmm. May mga ganun. So, depende yan sa country, yung foreign country mo na naging citizen where ka doon. Where you stayed. Ito, partner, ka. Minigpik sa atin. Good day po, Miss Jackie. Naturalized American citizen po ako. At nag-dual citizen ako. Ano ba ang benepisyo ng isang US/Filipino citizen? Okay. Ang benefits ng US/Filipino citizen, it means you can own properties in the Philippines. Mm-hmm. Okay? Kasi you are a Filipino citizen in the eye of Philippine law. It means before kasi may limitation lang sa pagiging own ng property. Pag American citizen ka na, you cannot own lands in the Philippines. Except through corporation. But now, pwede na. Pwede na. Pwede ka na makabili ng mga
lupa't bahay, kahit gaano kalaki, basta may pera ka lang, pwede. Mm-hmm. Before, hindi pa pwede yun. So, for example, about ang, so yun ang mga one of the benefits ng pagiging dual citizen. Ownership of properties. Mm-mm. Kasi nga, dito sa Pilipinas, nagmamahal yung mga real properties. Ang makaka-afford, yung galing sa abroad na yun. Yung mga naging American citizen na gusto mag-retire dito. So, normally, ang ginagawa nila, itong dual citizenship, parang ini-encourage nila yung mga naging nag-establish na ng buhay sa ibang bansa na umuwi sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi they can own properties here. And that properties here are cheaper compared sa ibang bansa. Ibang bansa, tama. Oo. So, yun ang mga benefits. Mm-hmm. So, yan lang ilan sa mga benepisyo. Yung iba nga partner, tatlo yung citizenship eh. Diba? But ang dual citizenship, senior citizen. Senior citizen. Depende yan sa foreign country mo. Pag ayaw nila, pipili ka talaga. Mm. So, pipili ka, citizen ka ba sa isang bansa or Filipino citizen? Mm-hmm. Eto na, anong gagawin ng isang dating Filipino para humabalik ang kanyang Filipino citizenship? Alam mo, totoo to, partner. Kasi may mga iba gusto maging American citizen. Nung nakuha na nila, nakapagtrabaho na sila doon, at the end of the day talaga, yung doon sa bahagi ng buhay nila na na-accomplish na nila yung lahat. Yung turning point na, kumbaga, gusto pa rin nilang maging Filipino. Okay. So, paano yun? So, kung, for example, ang gagawin nila, pupunta sila sa Philippine Embassy. Philippine Embassy. Then, mag-take ng prescribed oath of allegiance to the Philippines. Hmm. In that case, maging Filipino sila, citizens sila uli. But, hindi pa yan automatic na maging dual citizen. Kasi nga, depende yan sa kanilang country. May mga countries na ayaw. Na ayaw. Kasi, kasi ang tanong, ano ba mga privileges na ma-enjoy ng isang dual citizen? Mm. Depende yan sa willingness ng isang foreign country to share allegiance. Willingness yung foreign country. Mm-hmm. Okay. If the adopted country demands total allegiance, kung gusto nilang total allegiance, hindi ka pwede na bawal ang dual citizenship. Kumbaga yung 100% loyalty mo sa kanila. Sa kanila lang. Oo. May mga countries na ganun. Oo. So, hindi ka pwede maging dual citizen. Mm. I do not know ano yung mga countries na bawal o na siloso. Mm. Siloso, technical siloso kasi gusto nila total allegiance. Oo. Pag total allegiance ang kailangan nila, ikaw as a Filipino, former Filipino, pipili ka. Pag Filipino citizen ka ba or dun ka lang sa kanila. Mm-mm. Okay. So, tayo ba, partner, halimbawa, merong foreigner dito, naging naturalized Filipino. Tapos, gusto na niyang bumalik naman. It's the other way around. Gusto niyang bumalik doon sa bansang sinilangan niya. Mm. Tayo ba may ganun? Oh, may ganun. Papapakay tayo. Hindi tayo mahigpit. Oh, hindi tayo mahigpit. Hindi tayo mahigpit siya ganun. Okay. Mas okay ba yun sa atin? hindi tayo mahigpit. For example, isang American, naging naturalized Filipino. Mm-hmm. Okay? Naging naturalized Filipino siya. So, walang problema yan, but may mga requirements tayo sa pagiging naturalized. Mm-mm. Kailangan nag-stay dito sa Philippines for 10 years. Ang daming requirements, ha? Oo, oo. 10 years or kung may asawa, 5 years lang. Normally, matagal ba partner ang process? Proseso? Ang proseso matagal. Matagal. Kasi ang citizenship ng Pilipinas hindi for sale. Hindi siya, hindi yan right mo. You have to apply for it and kailangan deserving ka na maging Filipino citizen. Mm-mm. Okay, ito may nag-text sa atin, partner. Ask ko lang po, pagdating po ba ng ASEAN integration? Magbabayad din ba ng travel tax sa mga taga-ASEAN when they come here? Kasama po ba ang tax sa port sa exemption o exemption nila sa in case yung mga products daw are sent in our country? Yung ASEAN integration kasi may agreement yan, okay? Including Association of Southeast Asian Nation, okay? Mm-hmm. Kasama yung education. That's why nga yung K-12 kasama yung ASEAN. Okay? Oh, so sa mga ganyan may mga agreement ang mga part ang mga countries na wala na yung mga tax na yan. Mm-mm. So actually it is for the betterment ng ASEAN region. Mm-mm. Kasi magtulungan sila eh. So pupunta tayo sa ibang bansa wala nang tax, wala nang visa, 'di ba? In fact ngayon wala nang pupunta ka sa Hong Kong, Mm-mm. pupunta ka sa Singapore, wala nang visa eh. Okay, in fact mas cheaper pa pupunta ng Singapore kaysa pupunta ka ng Davao. May mga tickets na ganoon. So yun yan. Yun ang epekto ng ASEAN integration. Ayun. So yun yung mga ASEAN country members, 'di ba? Yun yung pinaka-advantage nila over the others. Association of Southeast Asian Nations. Ayan. Okay. Ito. Ito daw, partner, sagutin mo to sa ating pagbabalik. Bakit po si Pacman nakakapag-ari ng property sa US, US of A, kahit di siya US citizen? Okay. Ayan. May pera siya. Sige, so babalikan natin yung sagot ni Attorney Nojaan sa ating hanging question.
Magbabalik ho tayo, makaraan ng ilang paalaala, kayo ho ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. www.774 Si tatay kahit pagod, todo pa rin ang kayod para kami maitaguyod. Kaya kami, kanyang mga anak, todo bigay din sa pag-aaral. Para balang araw, gagraduate kami. Para sa aming tatay na laging ganado, para guminhawa ang aming buhay. Para sa mga ganadong tatay, ang nakasanayang sarap at tapang ng Ginebra San Miguel. Basta may Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. Drink responsibly. Sali na sa Ginebra San Miguel Palit Selyo Promo. Mangolekta lamang ng 25 selyo ng Ginebra San Miguel para makakuha ng limited edition Barangay Ginebra San Miguel t-shirt at 15 selyo para makakuha ng cap. Ang promo ay bukas sa mga taga Metro Manila lamang. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0178, Series of 2015. Drink responsibly. Libre! 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 May libre pa ba ngayon? Libreng konsultasyon sa impapawid? Oo naman, kasama inyong doktor ng bayan, ang inyong lingkod, Dr. Jaime Galvestan. At your service, kasama si Doc, ako naman po ang inyong nurse broadcaster, Natalie David. Samahan ninyo kami, Lunes hanggang Sabado sa Doctor's Orders. Tandaan, ang kalusugan ay higit pa sa anumang yaman. Doctor's Orders, Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 ng umaga. At tuwing Sabado, alas 7:30 ng umaga sa DWWW774, your ultimate AM radio. It's not easy picking the right SUV for the family. There's so many things that you have to consider. Security and comfort. Space. The kids love having their Lola and Lola on trips. And because Kendra, Scarlett, and Gavin wouldn't leave home without their toys. It's a good thing our all-new Isuzu MU-X is innovatively designed for maximum security and comfort to protect the ones we love, plus all the space we could possibly need. And above all, it's always ready when we are. These are Cheska, Doug, Kendra, Gavin. For the all-new Isuzu MU-X. The all-new Isuzu MU-X. Ready to impress. Now available at an Isuzu dealership near you. Visit www.mu-x.com.ph to find out more about MU-X. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Ayan, balikan natin yung mensahe or tanong ni Ray Medina. Bakit daw si Pacman Partner nakakabili ng property sa US okay, even if hindi siya US citizen? Okay. Sa iba kasi ang batas ng America. American, United States of America, mm-hmm, and Republic of the Philippines. Uh-huh. Okay. Sa atin, sa Republic of the Philippines. Pinaganda mo, ha? Okay. Mm-hmm. Sa Republic of the Philippines, under sa ating saligang batas, okay, if you are a foreigner, you cannot own lands in the Philippines except through a corporation. Mm-hmm. As a corporation, pwede kang maka-own but only up to 40%. Mm-hmm. Okay, for example, 60-40. As I am an American, you want to buy land in the Philippines, pwede yan. But kailangan gagawa ka muna ng korporasyon, 40% is owned by the American, 60% must be owned by a Filipino. Mm-hmm. Except condominium units. Pag condominium, pwede ang isang foreigner maka-own ng properties ng Pilipinas. Uh-huh. Mga condominium unit. Provided that 60% of that project must be owned by a Filipino. Okay? So, for example, I am a Japanese. I can buy 10 units of condominium. Mm-hmm. Provided that 60% of the entire building must be owned by a Filipino. Okay. That's why ang daming mga condominium ngayon, mm-hmm, sa buong Pilipinas, lalo na sa Manila. Mm-hmm. Kasi nga, ang mga foreigner makabili ng condominium. But hindi sila pwede makabili ng bahay at lupa. Mm-hmm. That's why doon sila sa condominium. Kesa bibili sila ng bahay at lupa, ipangalan nila sa asawa nilang Pilipina, tapos yung Pilipinang asawa, nag-away sila, wala na yung properties nila. Thank you na. So yun yan. Sa Amerika, sa US, iba. Mm-hmm. Ang foreigner, they can own properties. As in, wala talagang, no need na maggawa pa sila or magtayo ng corporation. Ah, wala ganun. As long as may pera sila, pwede. They can buy properties. That's why Mr. Pacquiao can buy properties in the mm-hmm Philippines. In US. But I believe may mga certain condition, hindi pwedeng malaki. I think may mga limitation sa size.
Okay. But they can buy properties in the Philippines, in US. Mm-mm. So, if example, ako, if yaman ako, for example, yung mayaman tayo. Mayaman ka naman. Okay, manalo tayo ng mga loto. For example, I can buy properties in US. Ano problema yan? Sana, no? Okay. Ayan, salamat po. Eh, ito, partner, nag-follow up yung isa nating texter kanina. Kahit ho ba hindi business yung pakay, pagpunta ho sa, ayan, ASEAN countries, wala na din ho bang tax at covered din ho ba ng ASEAN Integration Agreement? Ang ASEAN Integration ngayon, hindi pa siya fully implemented as of now. Kasi mag-start pa yan, maybe, actually, nag-umpisa na ngayon but hindi pa fully implemented. Mm-hmm. So, may i-agree pa sila about sa mga taxes. Oh, so, hindi pa buo yung agreement talaga. May dahan-dahan pa yung agreement, lalo na sa mga lawyers. Mm-hmm. Kasi may pinupost yung mga lawyers group na kami mga abogado, we can practice law even sa other countries. And yung mga lawyers ibang bansa can practice here in the Philippines. So, may mga ganyan pa na pinag-usapan pa. So, until now, hindi pa finalized kasi ang Philippines, hindi pa nagsasign yung agreement na yan about sa mga lawyers. Kasi nga, sabi nila, hindi na po pwede ang mga abogado sa Brunei, ang mga abogado sa Singapore, mag-practice sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi, I don't know, kasi may pinag-usapan pa until now, hindi pa final. Mm-hmm. So, same also yung tanong dan, hindi pa final yan. Mm-hmm. At para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung mga ASEAN member states, yan yung Vietnam, Thailand, Singapore, nabanggit mo, attorney, ang Pilipinas, Myanmar, Malaysia, Laos, Indonesia, Cambodia, at Brunei Darussalam. Oh, yan. But actually, yung nag-start talaga, alam mo ba yung ASEAN, nag-start yan sa Manila. Manila. Oh, una, original talaga ng ASEAN member is the Philippines. Mm-hmm. Oh, kasama, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia, parang apat, lima lang. Yun lang nag-start. Yung Vietnam, hindi pa yan pioneer. Bago pa lang. Baby pa lang. Oh, yung Cambodia, Laos, yan. So, bago pa lang sila. Ang Philippines ang nag-original sa ASEAN. Mm-mm. Isa sa mga pioneers. Tama yan. Ayan, balik tayo doon sa dual citizenship, partner. Anong epekto ng kapag ikaw ay merong dual citizen, kapag halimbawa naisipan mong tumakbo sa 2016 elections? I think this is already decided by the Philippine Supreme Court. Mm-hmm. Like the case of Mr. Edu Manzano. Mm-hmm. Okay. This is a Supreme Court decision. Okay. Kasi if you are a dual citizen, if you want to run, tatakbo kang mayor, mm-hmm. tatakbo kang governor, congressman, upon signing the candidacy, my former name? COC. Oh, COC. Certificate of candidacy. You are already, parang tinapon mo na yung pagiging dual citizen mo. Winiwave mo na. It means pinipili mo ang pagiging Filipino mo. Kasi nakalagay doon sa COC mo, complete and full allegiance of the Republic of the Philippines. Mm. It means, upon signing, kahit natalo ka, tinapon mo na mo yung pagiging dual citizen. Hindi mo ba pwedeng damputin yung tinapon mo? Tinapon mo na. Natapon ka na eh. Pero, natalo ka naman. Upon filing the certificate of candidacy, pag elective, okay. But pag appointive, iba. Upon acceptance of the appointment. For example, I am a dual citizen. Mm-hmm. Ina-appoint ako ng ating maging presidente in the near future. Oo. Okay, naging secretary of somewhere. Okay, for example, secretary of foreign affairs or secretary of justice. Department of Justice. So, for example, ako ang pangulo. Upon acceptance, tinatapon ko na ang magiging dual citizen ko. Upon acceptance of the appointment. Okay. But pag elective, assuming if I run for Congress, upon signing and submission of the COC to the COMELEC, tinatapon ko na ang pagiging citizen, dual citizen ko. Mm-hmm. Pinipili ko na ang pagiging Pilipino ko. Kasi nga, if you are a elective officials or you are government employees or officials, you must have complete allegiance of the Republic of the Philippines. That's one of the obligation. Akala ko, partner, kasi di ba, isa sa mga requirements na kapag tatakbo ka for any position in government, dapat you must be a Filipino citizen, di ba? So, dapat doon pa lang parang pumapasok na eh. But hindi siya upon election. Mm. Pag file pa lang ng COC, doon na. First step pa lang. First, tinapon mo na ang pagiging dual citizen. Pero, ayun na nga, partner, ano yung prescribed period? Halimbawa, natalo nga ako doon sa posisyon. Or kapag naman ikaw ay appointed, natapos na yung years ng service mo.
Oh, pwede mo pa bang damputin yung tinapon mo? Mag-apply ka sa foreign country mo. Okay. But in so far as Philippine law is concerned, you are not anymore a dual citizen. In so far as Philippine parang law madaling, is concerned. Madaling itapon, mahirap ibalik. Okay. Eh, no? Pag-isipan natin. Oh, ganun yan. Okay. Ito, tanong ko lang po, attorney. Halimbawa po, yung isang foreigner, Filipino citizen, ibig sabihin po ba dual citizen na siya? Ano yun? Ulitin ko, dahan-dahan. Halimbawa po, yung isang foreigner, Filipino citizen. Foreigner, Filipino citizen. Pero hindi ko maintindihan. Oo nga eh. Siguro paano yung foreigner naging Filipino citizen? Siguro ibig niya sabihin. So, ibig ba nun, meron pa siyang, or considered pa rin ho ba siya na foreigner? Pangalawa, kung siya naman ay isang employer, tapos naging Filipino citizen nga, pwede ba siyang ipa-deport? Parang okay. Ganun eh. Filipino citizen siya, okay. Kasi nagpa-naturalize. Mm-hmm. Kung sabihin natin, dual citizen siya, depende yan sa country of origin niya. Hindi sa, in so far as Philippine law is concerned, he's already a Filipino citizen. Aha. So, paano siya i-deport? Filipino citizen na siya. Okay. So, kailangan natin itanggalin muna yung pagiging Filipino niya. Like, usa sa Pilipinas, tayo, Filipino tayo. Mm-hmm. Pwede ba tayong i-deport sa pagiging Filipino natin, sa pagiging sa bansa natin? Hindi. Kasi siya, in-adapt na natin siya. So, hindi na siya pwede i-deport. Kasi Filipino na siya. Tanggalin muna natin yung pagiging citizen niya bago natin siya i-deport. Ayun. Tama. Ito, totoo ho ba na kaya daw nagkakaroon ng double citizenship ay dahil sa preparation ng mga korap na politiko para may tatakbuhan? Okay. Ang programa po natin will only give information, not opinion. So doon kayo sa umok. Opinion mo, opinion ko. Tsaka minsan, tayo na rin yung ano eh, tayo na rin yung mag-decipher kung ano ba ang intention. Kasi as much as possible, I only give information, not opinion. Okay. Yun ang principle ko in public service. Lalo na sa broadcasting kasi mas maganda information lang para hindi tayo mapunta. Oo, tsaka parang hindi rin kayo ma-confuse. Okay, so ito si Ate V ng Navota. Sabi niya, wala naman ho akong problema sa batas. Kikinig lang ho ako sa inyo. Eh, pakigreet daw ho ng happy birthday today si Erning Gamponyo ng Rizal Nueva Ecija. Yes, salamat happy birthday, Miss Gardin. Gardin Gamponyo. Okay. So, sige, partner. Kung meron mang isang bagay na pwedeng tandaan no dito sa batas sa mga balikbayan, ano yan? Ang balikbayan, ang balikbayan actually, this is actually designed to recognize yung mga new heroes natin, yung mga OFW. Kasi nga, kung walang OFW, yung economy natin, pabagsak na talaga eh. Uh-huh. Because of the OFW, tumulong talaga sila. Nakatulong sila sa ating economy. Kasi nga, for example, ang nandyan sila sa ibang bansa, but because of our Filipino culture kasi, kahit tayo nag-work, kahit na matanda na tayo, yung mga anak natin, matanda na, yung lolo't lola natin, we are still support. Mm-hmm. Yun ang Filipino culture natin. Kasi sa ibang bansa, walang ganun eh. If you're 18, tapos na. You're my son, but you have no obligations. Parang ganun eh. Yes. But sa ibang bansa natin, hanggang kamatayan, yung paging anak, paging nanay, paging tatay, paging lolo't lola, nandyan yan. So, ang support nandyan. So, that's why, dahil sa culture natin na ganyan, yung economy natin naka-benefits because of our culture through OFW. That's why we should give special treatment to them because they are the one who help our economy. Nakatulong talaga yung mga OFW natin sa ating ekonomiya. Oo, sila nga ang sinasabing modern day heroes, modern diba? Day hero. But unfortunately, may bad news tayo about Indonesia ngayon. So, kailangan natin ipagdasal and hopefully, may magandang justice na may bigay yung isang Pilipina na sa Indonesia. Yes. Ayan. Si Mary Jane Veloso. I heard partner, parang today daw yung kung sakaling ang matutuloy. Tama sana yan. Nga wag, di ba? Kasi hindi bagay. Kasi wala naman siyang ginagawang masama. Ginagawa lang siyang drug mule. Eh. So, kailangan pag-isipan niya ng Indonesia. Okay. So, partner, the numbers to call kapag gusto ka nilang magkaroon o makausap ng personal. By the way po, if you want to talk to me, just call me, okay? Just call me for a meeting appointment sa landline po natin. Talk to me, talk to your lawyer. Okay. So, sa landline po natin, 209-6203. I repeat po, landline po within Metro Manila, 209-6203. Sa cellphone po natin, pwede po kayong tumawag or mag-text sa 0917
0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Ask for a meeting appointment schedule. Pwede din po niyo ako i-meet through online sa website po natin sa www.marktorintinolaw.com. I repeat po, www.marktorintinolaw.com or sa Facebook page po natin sa www.facebook.com/marktorintinolaw. I repeat po, facebook.com/marktorintinolaw. Just like my page and pwede nyo po ako yung i-message. Kasi as of now, mayroon na po tayong 73 to 75,000 followers. Mm-hmm. So, and it's still counting. It's counting. Ayan. And because of you, mga listeners po natin. Ayan, okay. So, salamat po no, sa inyong suporta at patuloy po na makikinig, pakikinig dito sa ating palatuntunan every Saturday. Yes, po. Sa Talk to My Lawyer and one of the nominees, okay? Apat lang sa Best Public Affair Program ng Golden Dove Award and yung mga kasama po natin dyan, mga bigatin. Mga bigatin. Dating congressman na isang nasa TV Patrol, dating mm-hmm. vice president, and mga sikat. So, tayo... Napadaan lang. Okay, sige. So, on that note, nagpapasalamat po kami sa inyo at sabi nga, hindi lang naman naming tagumpay, kundi tagumpay ho nating lahat. No, yung mga parangalan. Maging nominado po no sa KBP Golden Dove Awards. Okay, so kami po ang inyong partner sa batas. Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jockey Maestrado, ang inyong abogado. At Maestrado. Sa palatuntunang Talk to My Lawyer. Susunod na po ang programang Doctor's Orders kasama sina Dr. Jaime Galvestan at Nurse Broadcaster Natalie David. At dito nagtatapos ang usapang legal sa araw na ito. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado.